it's me again, Christine Chan Domingo. So don't forget to thumbs up and subscribe my YouTube channel. So pag-uusapan natin ngayon ay yung sikreto ng mga nag-uukay-ukay. O ayan, paano lumaki? Paano lumaki ang kita sa negosyong ito. So, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba talaga ang sikreto para malaman nyo at may share ko sa inyo ang aking sikreto. So, tingnan nyo na. So, eto ang ating setup ngayon kung paano natin gagawin at paano nyo malalaman ang sikreto ang sinasabi ko. So, ganito, since nabuksan na natin yung bulto, ayan, isinasama ko sila sa isang plastic, tapos dito na natin titingnan kung yung may mga dumi, aalisin na natin. So, lahat ng may mga dumi, eto, white, diba? So, i-check na natin siya kung may mga stain ba siya or dirt or yung may mga kulang na botones or yung pwede nating tahiin. So, iaano na natin siya. I-check na natin. Eto, so far, wala siyang damage, walang ano, walang stain. Lukot lang siya. Dito siya. Diyan siya. Kasi inaasort, inaano ko na sila. Eto lahat ng mga lalabhan dahil lalabhan din natin yan. So, eto, wala. Put siya. O, lagay na natin dyan. So, eto naman, sineseparate ko na din dito yung mga plus size, mga ano. Eto, good siya. O, dito siya. Love! Nakikigulo din sa ano sa ating vlog ang aking butihing anak. So, katulad na ito, i-check natin mabuti. So, ito ay merong konting dirt. Ayan, tingnan niyo. Kita ba? Basta may dirt siya na white. So, dito natin siya lalagay sa labahan. Nandikolor. So, ito, para siyang denim. May dirt din siya, onte. Madumi siya ng konti sa may, ano niya. Di ang tawag dito sa may long sleeve niya. Lagay natin siya dito sa labahan. Eto, bago pa. Ayan. Wala niya, no? Maganda, oh. Russian blazer. May tag pa. Siguro lang yung mga sikreto. Ayan. Panoodin niyo, tuturo ko pa sa inyo yung mga dapat niyong gawin para malaki ang kitain niyo sa negosyong ganito. Ayan, sa negosyong upay. So, katulad na ito, American Eagle to. Ayan, American Eagle, wala siyang dirt, walang damage. So, dito siya. Pasaway yung anak ko. So, dito siya. Then, eto. Checkered. May yellowish siya na dirt. May dirt siyang konti dito siya sa ating labahan. Check natin. Ganyan lang. Ayan. Ito plus size. Wala naman siya. Dumi. Walang dumi. Check natin yung hasa natin lalagay. Ito naman. Plus size din siya. Pero may dirt siya. Diyan natin siya lalagay. Sa labahin. So, ito. Ito natin. Pinapakita ko na sa inyo. Ito yung binuksan kong bulto. Kung makikita nyo, ilalagay ko sa description box yung link nung pagbukas ko ng bulto ng ganito. Ito yung kanyang laman. Hindi ko kasi na ano dahil sobrang liwanag saka nahirapan ako mag ano, magtanggal. May ano kasi sa labas kanina. May ginagawa kaya hindi ko binuksan na buo yung bulto na yun. So, like, mabasag yan. So, ayan. Katulad na ito. Wala siyang ano dirt. Walang sira, walang ano. Talagay natin siya doon. So, eto. Wala. Good siya. Plus size dito. Like, wag ka lang magulok. Like, gulo ng anak ko. Eto, good siya. Dito siya. Gulo ni Kalbo. No! Makuryente ka dyan! Katubi ng not! Pakasaway ka, ha? Pakasaway. Oh, ayan. Katulad na ito. Oh, ganda, diba? Dito siya. Wala siya, ano. Walang dirt. Walang ano. Eto din. Ito yung type. Suot mo nga, oh. Ayan. Model ka. Parang magawa ka. Isuot mo lang. Papakita mo lang sa kanila. Oh, ayan yung... Ayan, ha. Tingin. Detali siya na crop top. Ganyan. Ayan, ha. Oh, detali na crop top. Ganyan pang summer. Crop top to. Kaya pwede. Kasi sa ano. Crop top. Ito, walang dirt. Walang ano. Stain. Dito siya. So, ito mga... Lord! Pakulit talaga. Sa camera pa dumadaan. Oh, ayan. Mapang mata. Okay siya. Huwag ka dyan. Pwede ka naman sa likod dumaan, anak. Pansin ka, ha. So, eto, meron siyang dirt. Kaya, nakita naman ako. Ayan. So, anong dapat gawin dyan? Labhan. Ilalagay natin siya sa tricolor. Ayan, mga sekreto. Katulad na ito, may dirt siya sa aquario. Ayan. May yellowish siya sa aquario niya. Ilalagay natin siya dyan. Sa labahan. Kasi lalabhan natin siya. Ito din, may yellowish. Sa kanyang... Ay, wala. Wala pala. Ay, meron ito. Ito, maliit. May maliit siyang stain. Ilalagay natin siya sa tricolor. Sexy, oh. May dress. Nakalop dress. Forever 21. Kita ba? Forever 21. Ayan, dress. Dito siya. Okay siya. Wala siya. Sira. Walang ano. Wala pa ako nakikita may sira so far. Puro dumi lang. So,
So, eto, blazer. May nangalang blazer. Walang sira. Okay. Dito siya. Ganun lang. O, eto, nakita ko na kagad. Sa kilikili. May dirt. May dirt siya sa kilikili. Eto, mose mo. Wala. Malinis tong mose mo. O, ayan. Mose mo, malinis. Dito siya. So, eto din. Malinis. Dito siya. Malinis. Malinis. Yeah, dito siya. No. Malinis din, may nagpa. Dito siya, ayan. Ayan, may stain. Clark! Kakulit mo talaga, ha? Tatawagin kayo, police. Gusto mo na? Eto, wala. Eto, may dirt sa likod. May dumi. Ito may dirt. Okay, good. Ha, ha, ha. Check niyo yung mga kilikili kasi yung iba, ano, yellow. Lucky. Okay, good. Plus size, good. Nabilisan na lang tayo. Baka. Madami-dami to. Madami-dami. So, ayan, good. Madami yan, anak. Good siya. Plus. No. Ay, may check on. Ito, kita ko yung may dirt. May dumi. Walang dumi. So, itong ano to ha, is papakita ko na lang sa description box. Ilalagay ko doon sa description box niya yung ano, yung link ng ano, nung video. Yung vlog na pagbubukas ko na itong pulto na to. Mga sikreto na malulupit ng mga nag-uukay-ukay kung bakit lumalaki yung pera nila. Paano lumalago ang kanilang puhunan at paano sila umikita ng malaki sa pag-uukay. So, marime, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga ano. Papakita ko ang mga dapat gawin at ano pa ang mga dapat yung malaman sa sikretong ito. So, binabahagi ko sa inyo yung mga sikreto ko o sikreto na hindi dapat pinagpapaalam ng mga iba kasi iyan ang kanilang sikretong malupit sa kanilang kagyaman. So, ayan, kung aanuhin mo lang, susundan mo lang lahat ng mga sinasabi ko at lagi matatandaan ang paulit-ulit yung sinasabi, kung ikaw ay matagal na dito sa vlog ko, alam mo na yan. At kung bago ka ito, sasabihin ko sa iyo ang mga ito. So, kailangan mo lang ng unang-una ay sipag, tiyaga, diskarte, at haba ng pasensya. So, tatlo lang talaga yan. Isasama ko na ang haba ng pasensya kasi kailangan mo talaga yan dahil matagal to, masyadong mabusisi itong negosyo na to. So, kailangan mo talaga samahin siya ng haba ng pasensya. Uulitin ko ha, sipag, tiyaga, diskarte, haba ng pasensya. Sipag, tiyaga, diskarte, haba ng pasensya. Nagpapawisan na ako. Nagpapawisan na ako. So, eto ang mga sikretong malupet. Pet Malu, so good. It's so good to be true. And so far, unti pa lang yung plus size na nakuha ko. Tsaka unti pa lang din yung ating labahe. At ang good news malalo, sabihin na nabuksan ko, wala pa akong nakikita, ano, damage. Ano lang talaga siya, need lang siya ng labahan. So wala pang damage, need lang ng laba. At ang gaganda at madami siyang atong mataga. So, kailangan mo yan. Walang walang dirt. Hindi, walang. Like, huwag ka dumaan dyan sa harap ng camera. So, good. Ganyan. So, ang oras pa lang ngayon ay ng oras na lang. Sige,
9 o'clock. 9 o'clock na ng gabi. So, gabi ko siya gagawin kasi iyan yung maluwag kong oras. Gabi tayo magpalungkat ng ating mga paninda. Saka makakagayan. Makakagayan. Diba? Makakaluwag ka ng, ay makakagalawa ng maluwag gawa ng matutulog ng mga kukulit. So, kaya maya-maya matutulog na rin yan. Kaya mas mabilis ko na magagawa itong mga pinagagawa kasi. Titingnan natin kung mabuti talaga kailangan. Check natin mabuti. Lalo-lalo na yung mga puti. Check kung mabuti yan. So, wala naman siyang dirt. Malinis. Ganda ko. So, eto nakita ko nakagad yung dirt na sa kailan. Sa may likudan. Pak. Sino ka dyan? Ito, may nakalong dress. Public. Tsaka always check nyo na lang din pala yung mga packet, ha? Kasi legit po talaga na may mga nakukuha, may mga naiiwan na mga kung ano-ano sa packet. Mas maganda nang i-check nyo para kung may gintuman o pera, makuha nyo. Diba? Plus size. Ayun. Okay, plus size. Nalilinis. So, ayan na yun. Unti na lang. At mag-proceed na tayo sa isa kong gagawin. Papakita ko yung next natin procedure, ha? Tatapusin ko lang. So, ito yung update. Ito yung mga labahan natin na dipute, mga puti. At ito naman yung mga dekolor. So, ito yung plus size. Ito naman yung mga goods. Yung walang damage. Okay siya lahat. So, ayan. Gagawin ko na lang is, ayan yung setup natin ngayon, ha? Gagabundok. So, ito ay, ayusin ko na yun. Lalagay ko muna siya dyan sa plastic. Tapos, ito ay lalabanan natin. Ayan. So, update. Ito na yung pangalawang step na dapat nating puntahan sa ating sikretong malupet, ang paglalaba. Ito na siya. So, makikita nyo na, ilagay ko na dyan at binabad ko muna sa tubig yung mga labahin natin bago natin siya paiputin sa ating washing. So, ganyan, gagawin natin. Ganito. Dito lang. Ayan. So, lagi, pupunahin ang kulay puti bago sa dekolor. Lagi pong uunahin sa paglalaba ang mga white bago ang ating dekolor. So, wait lang ha. Kasi pang mabasa yung wire ng ating pailaw ni Mayora. Ilaw? Mami? Yeah. So, ayan. Ilaw? Lagi pong unahin ang mga white. Guys! Tababad na natin. White? Ngayon, ilalagay na natin siya sa washing. Paiikutin natin siya. Magpapaikot na tayo. Tapos ilalagay na natin siya.
Unahin ang mga bite. Para hindi siya magtansya, kasi hindi natin masasabi yung iba. Nag-aano siya, nag-aano yung kulay niya. Ano ba tawag yun? Naaalis yung kulay niya, nag-mamansya. So, i-ano natin yung mga whites. Yung mga light colors, white, mga off-white, mga cream na color. Ayan, pwede yan. Kasi hindi siya yung super yung color. Ah, sakit na lang. Napaka, ano lang, napakahirap ng ganito. Pero, kung tiyatsagay mo talaga, malaki yung kikitain mo. Ayan, so, ito yung mga sigreto ang balulupet. Hindi pwede nagtatapos yung marupit natin sigreto. Ayan. At hanggang pinapaikot pa natin ang ating labahin, meron naman tayong isa pang step na gagawin. Ayan. Apaw, di ba? Paikutin natin yan. So, meron pa tayong isang step na gagawin hanggang iniintay pa natin itong matapos itong una nating paglalaba. So, eto na, lipat tayo sa loob. Ay, namatay yung ring light. Wait lang. So, ayan nga, nasabihin ko naman ang ating pangatlong step. Ayan, pangatlong step sa sikretong mga pangmalupit ng mga nagkukukay. So, ayan, kumuha ko dito na example. May example ako dito. So, patulad na itong mga tela na may nakuha akong scrub suit, isa. Ewan ko, scrub suit ba ito ng tawag dito? Basta ganyan siya. Ganyan siya. Okay naman yung tela niya. Maganda yung tela niya, yung design niya. Ayan o, bet ko yung design niya. So, eto, dahil parang hindi naman siya pwede pangkaraniwang basusuot pang araw-araw. At saka plus size siya. So, eto, pwede natin siyang gawing punda. Ayan, pwede natin siyang gawing punda. Yung mga scrub suit dyan, pwede natin gawing punda. I-ano natin, i-rework uli natin. I mean, yung mga pwede pang magamit na tela, ay pwede pa natin siyang buuin at gawin uling panibagong damit. So, nagets nyo yung sinasabi ko. Basta yun na yun. Sana nagets nyo, pero madali lang naman magets yun. So, yun yung rework. Yung rework, yung mga damit na malalaki, oversized, tapos, ano, mga scrub suit na makukuha sa mga ganyan, or di kaya yung mga, like, yung mga hindi nyo gustong mga design ng damit. Kunwari, gusto mo pero malaki, gusto mo pero sira, maganda, pero kulay na botones. So, rework, iyon yung mga ayaw mo mga damit or di kaya yung may mga sira na pwede mo pa siyang uling magamit. Ayan, gagawin mo lang o papaganahin mo lang ang iyong bright idea. Ayan, papaganahin mo lang ang iyong imahinasyon para makabuo ka uli sa mga tela na iyon or sa mga bagay na mga sira na pwede mo uli siyang magamit at maisuot. So, nagets nyo? Yung mga scrub suit, kasi ako, ginagawa ko yung mga scrub suit, magaganda kasi yung tela niya. So, ginagawa ko siyang punda ng mga upuan namin. Ayan. Punda ng upuan, ayan. Tapos yung iba, punda ng unan. Lalo na yung mga scrub suit na nakukuha ko ng mga pangbatang ano design, ginagawa ko siyang punda ng unan para sa anak ko. So, ayun, tinatahi-tahi ko. Wala akong ano, panahipang makina. So, ang ginagamit ko lang is kamay. Nananahi lang ako ng kamay, ganyan. So, meron na din akong art na gawa sa short. Ginawa ko siyang bag. So, ipapakita ko na lang din dyan yung ginawa kong short. Tapos, naging bag siya. Ginawa ko siyang bag. So, yung short na may butas kasi siya. So, ginawa ko siyang, ang ganda pa naman, ginawa ko siyang bag. Denim bag na short. So, di ba yun, gagawin mo, papairali mo lang yung, ano mo, imagination mo para makabuo ka ng magandang item o mapagawa mo uli siya na mas maganda para mabenta mo pa siya, di ba? So, or magamit mo pa siya. So, ganun yung sinasabi ko. Then, yung iba naman, kukunin mo doon yung mga botones. Tatanggalin mo yung botones. Kuha example. Ayan yung mga ganyan. Kasi ako ginagawa ko yan. Tinatanggal ko yung mga botones nila. Yung mga ayaw ko. Tinatanggal ko yung mga botones nila. Ginugupit ko. Tapos yung iba naman kasi may mga garter. Tinatanggal ko yung mga garter. Kasi ginagamit ko din para sa panibago kong gagawing damit. Or di kaya ipapalit ko doon sa magandang klase ng damit. Pero may kulang na isa. Or di kaya natanggalan siya ng botones. So lalagyan ko siya uli ng botones. Tatahikin ko. Tapos, ang ano pa neto, pagkatapos natin tahiin, syempre hindi natin may iwasan sa bulto yan, yung mga yan sinasabi ko. Merong may mga tastas, or di kaya may mga maliliit na butas, or may butas talaga dyan. So, ayan ang ginagawa ko naman dyan sa mga may tastas, tinatahi ko. Syempre, tsatsagain mo. Dyan papasok yung tsaga. Ayan, syempre, mananahi ka yung discarded. So, sinabi ko kanina na gagamitin mo yung imagination mo. So, gagawan mo talaga siya ng paraan para mas lalo mo pa siyang mabenta o ma-ano mo pa din siya, mapalabas mo pa din yung imagination mo, yung creativity ng yung pag-iisip, dito lalabas yan. So, ito yung magandang negosyo talaga kasi lahat gagana sa'yo, di ba? Kumahina ka sa mata, sorry,
kung may nakasama at makapapambat ka talaga, syempre, sa calculating ng ating mga paninda, kailangan yan, mag-inventory ka, diba? So, ayan, lahat dito gagana yung pagiging, ano mo, kung mahihain ka, mapapasales stock ka talaga, so, kailangan mong ipush yung item mo, at saka kung, ano, dito lalabas yung, kung hindi ka marunong magtahit, matututo ka talaga dito, kailangan mong matuto niyan lahat, so, kailangan mong pagdadaanan yan, kailangan talaga bubusisihin, so, kaya, ito yung, ano, yung negosyo na mabilis lang pera. Pero, bawal ka dito kung maarte ka at hindi ka madiskarte. Kasi kung maarte ka, kung papairali mo yung kaartehan mo, ayan, wala mangyayari sa'yo. Siyempre, yung iba kasi maarte, ang gusto nila, perfect bail. Eh, wala naman perfect bail talaga. Kahit sabihin mo na, thousand-thousand. Example, ha, bumili kasi ng jumpsuit. Ayan, may bumili ng jumpsuit, tapos expected niya is okay yung laman. So, hindi din naman namin masasabi yan dahil factory sealed dumadating yung mga items sa amin. Factory sealed po yan dumadating, machine factory sealed, galing ibang bansa yung mga items. So, iyan, dumadating sa amin, tapos binibenta na lang din namin. So, hindi kami ang gumagawa ng pulto, guys, ha. Hindi kami ang gumagawa. So, balik tayo dun sa buyer ng jumpsuit. Jumpsuit, ha. Ayan, nakuha niya na yung item, nakuha na niya. Tapos, puro black ang dumating sa kanya. Puro black. Factory sealed yun, ha? Puro black yung dumating sa kanya. So, sinisisi niya si seller. Sinisisi niya si seller. Gusto niyang ibalik. Ganon-ganon. Kasi puro black daw. O, onti lang daw yung mga may kulay. Ganyan. Pero okay naman yung jumpsuit. So, yun yung sinasabi ko na kahit mahal pa yung bulto na kunin nyo or kahit class A, class ganon-ganon or ano pang sabihin mong mga ano dyan, hindi mo talaga maiiwasan sa isang bulto na walang tapon at walang mga sira. So, gagamitan mo talaga siya ng diskarte. Ayan. Papasok pa rin talaga dyan yung apat na sinasabi ko. Diskarte, sipag, tiyaga, at haba ng pasensya. Papasok talaga sila dyan sa negosyo na to. So, wag na wag mong kakalimutan tong apat na to. At wag mong kakalimutan yung mga sinabi ko, yung mga ginawa ko kanina para malaman nyo kung paano lumaki or paano magkapera talaga sa negosyo na ito. So, ayan. Sinasabi ko na sa inyo yun, ha? Iyon yung gagawin mo. Balik tayo doon sa seller. Iyon nga, diba, binabalik nung buyer yung item. So, iyon po, pag dumating ang item sa inyo na naka-factory sealed, ayan, factory sealed po, tama yung code, hindi nyo na po yung pwedeng ibalik sa seller. Kasi, ba't hindi na siya pwedeng ibalik sa seller? Gawa nga po nang hindi naman po kami ang nagagawa ng mga bulto. So, dinadala na lang yan dito na naka-factory sealed, ayan. Tapos, ibinibenta na lang din namin. So, hindi nyo pwedeng ibalik sa amin yan at hindi nyo pwede kaming sisihin or galitin. Kasi yung ibang buyer, kala mo binili na nila yung seller. Grabe sila makapagsalita sa seller porque ganyan yung nakuha nila. Eh, hindi din naman namin alam yung laman ng bulto, di ba? Hindi naman namin alam yan. Kaya kami humihingi ng mga feedback sa mga buyer namin para meron din kaming mga idea, ayan, idea or di kaya may mga sample pictures kami na may papakita sa inyo pag nanghingi kayo. So, etong Facebook, ay etong vlog na ginawa ko na ito, talaga nag-o-open ako ng mga bail para din naman to sa inyo. Kasi, syempre, katulad nga sabi ko, hindi namin talaga alam kung ano talaga ang totaling laman ng bulto na yan. So, ako naman na vlogger as a direct supplier din ng mga ukay, ginagawa ko na nag-o-open ako ng mga bulto para sa inyo at maipakita ko sa inyo kung gaano ba talaga kaganda or hindi ba talaga maganda ang item na yan. So, natuto ko lang sa inyo naman sa aking mga binubuksan na bulto at kayo na din ang humusga kung ano ba ang sa tingin nyo, kung ano bang maganda or hindi. So, ayan, pinapakita ko naman sa inyo yung mga laman ng bulto. So, ganun nga yung sinasabi ko, hindi namin alam yan. So, pwede lang ninyong ibalik sa amin yan kung kami mismo ang seller na nagkamali ng binigay sa inyo po. Ayan, pwede nyo siyang ibalik. Pero, pag walang mali, okay, factory sealed dumating sa inyo, wala po, hindi po siya pwedeng ibalik. So, ganyan talaga, minsan win or lose tayo dito sa negosyo na to. Minsan talo, minsan panalo. Pero kung pairali mo talaga yung sipag, diskarte, tsaga at haba ng pasensya mo, kahit talo ka, may makukuha ka pa din kahit papano. Gagawan mo lang talaga siya ng paraan. Ayan, hindi naman talaga may iiwasan yan. Kasama yan sa negosyo. Kahit anong negosyo ang gawin mo, kasama yan. So, hindi mag-grow ang isang negosyo o isang negosyo mo kung hindi mo talaga sasamahan ng sipag, tiyaga at diskarte. Lalo-lalo na ang haba ng pasensya kasi ang pagninegosyo, napakahirap niyan. Lahat gagana sa'yo pag nagtinegosyo ka. So, pahinga muna ako kasi pinagpapawisan na ako. So, yun yung sinasabi ko, ha? Mamaya, mabalikan natin yung labahan natin. Hindi ba kasi siya tapos? So, update ko kayo mamaya, ha? So, ayan. Natapos na nga nating paikutin sa ating washing ang mga puti. So, eto na, ganyan na natin. Tapos, sa susunod natin ilalagay ang decolor. Siyempre, ayan, lalabahan natin siya. Decolor naman yung next. So, eto, nagpa
siya ako na dito na lang muna natin tapusin. Gagawin ko na lang ng part 2 ang ating ano, ang ating usapan na ganito, sikreto. Ayan, ang ating sikreto. Kasi baka hindi na ma-upload at sobrang haba na. Ayan, ang dami na ng mga pinagsasabi ko. So, sobrang haba na, baka hindi na kayanin. So, gagawin ko na lang to ng part 2. So, intayin nyo na lang po. Thank you sa panonood. Ayan, sana may natutunan kayo sa aking mga sinasabi sa inyo. At sana nakatulong ako sa inyo. Kung gusto nyo pa ng mga more videos, magbigay kayo ng mga ano, magbigay kayo ng mga gusto nyo gawin natin na vlog para sa inyo. I-comment down nyo lang po dyan sa baba. At nababasa ko po kayong lahat, nagre-reply po ako. So, ayan, kahit medyo late-late na kasi minsan hindi ko talaga nakikita sa sobrang busy ko. So, ayan, ngayon, hindi naman tayo masyadong busy. Lahat yan mababasa ko at magagawa natin ng video yung mga nire-request nyo. So, ayan, eto lang pala ha. Ayan, dito na natin tatapusin. I-comment down dyan na lang po dyan yung mga suggestion nyo na mga pwede nating gawin o gusto nyong malaman pa about sa ukay, pwede kayong magtanong dyan at gagawan natin siya ng vlog. So, ayan, thank you for watching guys. I hope na nagustuhan nyo yung vlog na to at may natutunan kayo sa aking mga pinagsasabi sa inyo. Sana napulutan nyo din ng madaming aral at lahat po tayo ay magpalago ng negosyo. Sasamahan ko po kayo sa inyong ano, pagsisimula ng negosyo. Ayan, maraming salamat po sa journey at sinusubaybayan nyo pa rin po ako dito sa ating video na ito. So, thank you for watching again, guys. So, I hope uli na nagustuhan. So, sa inyo na lang po yung ilalabas ko na part 2 about dito sa ating usapan na to. So, bye-bye! Make a cup of coffee for your head.